yung purpose. Sinabi ko na, likewise, praying and fasting is nothing. And there is no spirituality in itself. Pag ginawa mo pala yun, wala yun. Wala raw spirituality dito. Parang confusing, ha? Tuloy tayo. But the purpose, why we pray and fast is the mattermost. Sabi niya, bakit raw mag-pray ka tsaka fast? Dito, God will reveal to us before we leave here. How do we start fasting? Why we are doing this one? I want to focus for today on the subject of discipline of prayer and fasting. Okay? Biblical fasting is the voluntary abstinence from the food for spiritual purpose. May purpose ulit. Ulitin natin, ha? The prayer and fasting, tingnan mo, ha? Wala pa yung count, eh. Kaya ginagawa mo yun kasi may gagawin ka ng purpose, eh. Be honest, how many of you here ever fasted and pray? Can you raise your hand? Taas lang, kung nagfasting kayo ng one meal, one day, kung nagfasting kayo ng absolute, walang tubig, walang kain, raise your hand. Hindi, huwag kayo maya, kasi in-evaluate natin, eh. Kung ilan talaga nagpipray and fast sa church. Hindi, taas po natin, taas po natin. Abstain one meal? Hindi, kahit one meal lang, nagpas ka, nagpray ka ba? Mga 70%. Naiya yung iba, eh. There are steps to consider for preparing a prayer and fasting. Number one, set your objectives. Yun number one. Ano ba ang objectives mo? Set your objectives. Objectives ko ngayon, kaya mag-prayer and fasting ako, ano? Para, ano? Hindi ako magre-react sa sinasabi ng iba. Objectives ko ngayon, ano? Mahalin ko lahat ng mga kapatiran. Diba? Kahit may narinig ako negative. Yun objectives mo, eh. Prayer and fasting, eh. Objectives ko ngayon, ano? Pag-pray ko lahat ng mga pastors. Matindi, no? Objectives ko ngayon, ano? Increase. Increase salary, ah. Objectives ko, may objectives ka. Kaya ginawa mo yun, eh. Objective, ano? Maging faithful ako sa ministry ko na pinapagawa sa Lord. Kailangan mo may objective. The prayer and fasting is not safe. Well, you have no objectives, eh. Number two, commit to type of fasting. There are type of fasting, no food except juice or water. One day, walang food, juice ka lang. Nagpipray ka. Letter B, partial fasting or Daniel fast, vegetable ka lang, whole day. Fast or 1 to 2 meals. Wala ka breakfast, wala ka lunch. Dinner ka lang, pero nagpipray ka doon. Type of fasting last, no water and no foods. You can do this for one day to 40 days. There is a super fast did by Moses in Jesus Christ, 40 days. This will be done if you have a divine calling. Kasi ano? Bakit pas? Bakit pinoprogram mo after 1.5 years, bibigyan ka 45 days or 50 days ng kamali, mag-fasting ka doon 40 days? Kasi itong church ito sa Eastern Province, pag hindi mo ito, pag prayer and fasting ito, sasabog ito. Alam mo, may hirap mag-form. Pero pag watak-watak, madali lang. Diba? Kaya sinasabi ko sa mga kapatiran, huwag nyo tinignan yung mga kapatid nyo, either pastor sa ukwan. Kasi mas tambol ka. Kasi ano, imperfect yan, eh. Meron talagang imperfect. Wala sa atin perfect. Amen. Hindi maayos yung paglilingkod pag titingnan po natin, eh. Kaya, instead, titingin ka doon, dito lang ako sa Lord, masaya ka pa. Ano lang. Ulitin ko, ha? Walang exempted sa atin, kasama ako dyan. Lahat tayo imperfect, eh. Meron kang makita na ayaw mo sa akin. Meron ako makita ayaw ko sa iyo. Perfect kaya, eh. Pag gusto mag 40 days, meron kang tinatawag na divine calling. Divine calling talaga. Sinabi sa iyo ng Lord, sige, pagpapas mo yung buong Eastern Province. Pas mo yan. May divine calling ka. Sabi mo, may divine calling ako sa iyo. Ililipat kita doon. Narinig mo sa Lord. Pagpapas mo siya. Sinong gusto mag-minister sa Katip? Magpapastor doon? Totoo ito. May Bible study. Boom! Ano yung Brad?
Barilan yun, Pastor. Dito mo ako dinala. Barilan eh. Paglabas na doon na, makita ko na yung may mga dugo na. Ano nangyari? Eh, dumaan ng banggali. Eh, nag-away yung siya. Tsaka dumaan ng banggali, nadamay pa. Alam niyo mga kapatid, hindi mangyayari yun pag ano, may divine calling ka. Next step, steps to be considered for preparing. Sometimes we need to fast. Meron yung fasting pala. For internet, huwag mo na internet. For Facebook, saka na. One day mo na, wala mo na Facebook. Diba Twitter, wala mo na TV, wala. You do prayer and fasting for the purpose of developing your intimacy with God. Sa pag-fasting pala, be expectant. Mag-expect ka. Alam mo, bro, nasabi ko na ito eh. Noon eh. 7 months, sila nagpasahod yung company namin sa Emirates. Nag-prayer and fasting ako. Habang nag-prayer fasting, iyak. Sabi na Lord, eh, pinili po dyan ka eh. Hindi ka na mag-decision. Hindi naman nag-decision na. Ako ba nagsabi siya, pumunta ka dyan ng Emirates? Iyak doon. Dinala na ko yung pastor. Seryan. Yung Christian ka no? Oo. Go, yo. Pastor, Seryan, pastor. Oh, there is Arabic here. Ganon. Pinag-pray ako. Brad, ako na yun, tawag 7 days na yun, prayer and fasting. 10 days, sumagat ang Lord. Sabi niya, punta ka na doon, may sahod na. May sahod. Ang ginawa niya pa, punta ko muna sa kabilang building, may interview doon. Pagdating ko doon, kinukunan pala ako ng pera. Akala ko pa ako yung dinanggap. Sabi niya, iya mo na yan, kinukunan ka ng pera. Pray ako, kasi kabilang building, makyat ka, doon na. Ba't naririnig mo? Pagdating ko doon, nakasmile yung boss ko. Ngayon, welcome! Get your salary. Sabi yung sekretary ng Pilipino, pinapapunta kami sa salary ka, lahat walang di doon sa loob, walang salary, ako lang eh. Binilangan kaagad ako, ito, 30,000 dirham. Grabe. Rakel, pag nag-fasting ka pala, may purpose ka, purpose ko kasi, i-shake ng Lord yung heart niya na ano, magbigay ng ng salary para makasipat, sibat na. Pagkuha ko, bye-bye sir. Sa iyo na yung 150,000 na utang mo. Nilabgit ko na lang yun. Be expectant. Kasi pag hindi ka nag-expect, parang in-underscore mo ng Lord eh. Expect mo. Hiningin mo yun sa Lord eh. Number 4, prepare yourself spiritually. Ready to meet the King of Kings and Lord of Lords for your prayer request, intercession, and petition. Wow! Pag nagpa-fasting ka ba, prayer and fasting, mimit mo hindi si King Abdullah eh. King of Kings, Lord. Salamat. Sabi nga dito, when you fast, sabi niya, dito, when you fast ha, matindiro yung, ano tawag, yung hear mo, spiritually. Very alert ka. Totoo yan, bro. Kaya itong subject sa ito sa atin na ngayon ng Lord, para bawat isa sa atin, mag-prayer and fasting. Hindi ito persado. Hindi compulsory ito, ano? Pag-anak ka ng Lord, may burden ka. May burden ka, pag-pipray mo ang church. Pakitaas ng isa. Sino ang gusto ng church nito? May hill tayo sa ano, gymnasium dito ng football stadium. May pakitaas. Yan, huwag kayong maya. Almost majority pala eh. Nasamdi ang church ito, mag-hill dyan. Ang kamimber natin, yung mga prinsipe na gumagano, nag-alag-alag dyan. Amen! Oh, imposible eh. God since history. Watch out mamaya. Bigyan na lang ko extension, 5 to 10 minutes ng blessing sa ito. Hindi natin makuha ito 1 hour. Bigyan nyo lang ako 5 to 10 minutes extension. Ma-hit natin na ano, the impossible will turn possible. Oh, galing eh. Listen, number 5, listen physical activity. When you are fasting, don't join the marathon or do heavy lifting. Magpa-fasting ka na eh. Minsan sabi ng misis, hindi ba magpa-fasting ka? Bakit mag... Oo pala. Relax ka lang. Relax. Number 6, be in faith. Sabi nyo, trusting God that is in control of everything. And there is no impossible to Him. Kasama pala yan. Yung 6 tips yun. Be in faith. Ang galing. Mark chapter 9 verse 20, all things are possible to those who will believe. Simple lahat ng bagay. Number 7, do it for the Lord, not do it for Pastor Rolly, Pastor John, Pastor Rolin. Do it for the Lord. Lord, you want me to pass to pray for my brethren? I will pray, Lord.
pray for them. Caution, if you are pregnant or have sickness, consult a doctor. Your heart rate should be normal. Hindi high blood. Papasting ka, nag-high blood ka, ibigla ka matumba dyan. Diba? During the fast, you got to seek the Lord. Alam mo, ang pinakamahirap ng fasting, yung mag-seek sa kanya, napakahirap eh, kasi nasa physical ka eh. May secret dyan. Pag nag-fast ka, dalhin mo yung Bible mo. Meron kang blanco na papel. Worship mo siya. Awitan mo siya. Bababa. Grabe. Baka yung isang notebook mo ganito. Alam mo, makatrabaho ko sa Jacob. Isa yun. Sabi niya, makatrabaho ka sa ano? Biggest company in the world. Isa yun. Isang kwan yun. Sagot niya yun sa akin. Pero, ano yun? 10 years before eh. Or 15 years. 12 years before. Pero okay lang. Di ba consistent ka kung alam mo naman after 15 years doon ka? Di ba kung magpakiwara ka, ay hindi mo makuha yung promise. Amen. Ang purpose ng Lord kaya pinapatagal para ano ang patience mo mataas. Hindi ka basta ka kalbo si Roy, Pastor Roy. Hingi si Paul. Wala yan. Alam mo pa rin, love kita. Ano wala yan? Ganun yan o. Patibayan ng Lord yung patience mo. Totoo lang. You got to seek the Lord. This is the prayer list. Ha? Ito lang, advice lang ito, prayer list. Develop, Lord. Gusto ko mag-pass para ma-develop tayo. Magagilanan. Yan. Number one yun. For the church, leaders, workers, and members. For healing. Healing mo, spiritual, healing ng ano, member, may mga sakit, physical, lahat basta healing. For our country. Sama mo naman. Diba? Ulitin ko ha. Hindi tayo ngayon. Tumaas ang economy, hindi doon. Hindi dahil sa galing nila. Sa prayer ng mga Christian, palakpakan nga natin, Panginoon. May umiyak sa country natin yan. Kung isang, kung 15 baso lang nagawa na member ako dahil ng prayer intercession sa JIDA, 10 baso siguro mayroon eh. Mag-intercede yung JIDA, prayer, lahat ng mga prayer head, nako, parang, ano tawag, o-club yung bubong eh. Tanggal yung bubong pa nag-intercede. Gusto ng Lord, yun ang taga-JLGM. Meron tayong life of prayer, lifestyle natin ba? Hindi yun, pinos ka ng pastor, pray ka, eh, pinopos na pala ako, pray. Hindi ganun. Ito tayo may ito, Lord. Huwag mo bigyan ng lift over. Yung malakas ka. For yourself, pray mo, sarili mo. For your career or job. For your financial breakthrough. Itong gusto-gusto niya ba? Sino gusto mag-prayer ng fasting financial breakthrough? Parang ayaw ah. Gusto mag-prusting mo rin yun. Pero hindi doon lahat, part lang yon. For your family. Diba? Okay kayo ng family mo. Diba? Kahit malayo ka, oh, sweetheart, kamusta ka dyan? Okay lang, sweetheart, ganun. Okay ba ang relasyon? Others, anything that is needed. Yung priority, may need ka. Sama mo sa prayer fasting. Itong problema, walang problema mag-fasting sa 40 days. Ang problema, the problem is pag-break mo. Yung iba nag-break, pupunta ka sa choking, relax. Huwag muna, lugaw muna. One day, 2 days, huwag muna. Don't go to sin and eat heavy food. If you fast without spiritual purpose, this is called diet. Diet. Nag-pass ka, hindi ka kaya ng blood, ano? Diet yan. Kasi wala ka naman spiritual purpose eh. If you are enslaved with pornography, di ba? Nanigarilyo ka pa, drugs. Bad habits, may bad habits ka. Anong bad habits mo? Alam mo yun, ikaw nang sasagot niyan. I have good news for you. Spend time with the Lord through prayer and fasting. You will experience His power in awesome glory. Tanggal yung bro. Mga kapatid, pag nag-prayer and fasting kayo, tanggalin lahat ng Lord yun. It is abstinent. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, it is fasting is an abstinent from anything which is legitimate in itself for the sake of some special purpose. Parang malabo, no? Martin Luther is one of the greatest scholar ng American. Is abstinent from anything which is legitimate in of itself for the sake of special purpose. Parang sinasabi niya, kaya ka nag-pass, sabi niya, yung gagawin mo, yun ang tama. Kasi meron kang special purpose. Yun ang sinasabi niya eh. Maybe you can be listened. Di ba? You fast the Facebook. Or personal workout, or reduce the food which you used to eat. Dati, pag kumain ako, full talaga yon. Ngayon, hanggang dito na lang. Sabi ng wife ko, dito ka lang.
Kasi baka may blood ka eh. Sabi nila, control your food. Sabi nila, pray that God will give you good appetite while you are fasting. Always focus on Him in His Word by meditating while praying and fasting. Ganun pala. On Him in His Word. On Him in His Word. Huwag kang magpa-distract. On Him in His Word. Ganun pala mag-fasting yan. His Word, meditating while praying and fasting. God always answers prayer when you fast. He proves that to me, He will prove that to you. Try. Sa totoo lang, pag nag-prayer and fasting, dati galit yan sa kapatid, hindi na. I love you, brother, with the love of the Lord. Hindi na. Diba, dati, palamura ka. Diba? Pag dito sa church, control. Pag dating sa bahay, may puto pong tsinta, wala na. Wala na. Okay na, consistent na. Diba? Dati, okay dito. Likod, paburot. Pagtapos mo ng prayer fasting, hindi ko na inanap ha. Ito bro, stricto. He will remove all that. Ano sa Tagalog yan? Pausok. Pausok pala. Mateo chapter 16, chapter 6, verse 78. Sabi dito, but when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by our Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Napaka-importante pala. Pag nagpas ka, huwag mo na isabi sa iba siguro. Amen. Ikaw lang, Father at saka Kwan. Amen. Pero pag sinabi ka ng pastor mo, fasting ka ba? Huwag ka naman sinungaling. Upas, ikaw lang sinabihan ko ah. Saka yung Father ah. Of course, mala, hindi ka naman magsinungaling eh. Kwan ka man of God eh. Pero sabi, brad, oh. Kasi pag may sinabihan ka, siya na yung mag-reward sa iyo. Ganun yung concept eh. Eh, gusto ng Lord siya mag-reward. When you fast for the Lord, you pursue intimacy with Him. Ibig sabihin, you're aspiring, ano, developing your intimacy with Him. Kasi ano, abstain ka lahat eh. Food, shopping, lahat yun. Abstain lahat yun, siya lang at saka ikaw. Please note, the hardest part of fasting is the first few days. Unang, kunyari, gusto mo 15 days, unang 3 days yan. Sakit yan. Pero once na lumampas ka na ng 4 days, wala lang, ano, normal na lang yun. Sinasabi ko sa inyo ito ha, kasi ako naka 10 days na eh. Water lang. Naka 7 days na ako, absolute. 10 days, kaya ninyo yun, water lang. Ang first, 1 day, 2 days, 3 days yun. Pag 4 na yun, wala na yun. Mild na lang yun, kahit hanggang 40 days. I invite you to fast at least once or twice a month. Either partial or full meal. Hindi ito kwan ha, lunang gel GM. Bulon ng tarili ito. Alam mo bakit kailangan mo once in a month mag-practice ka, mag-fast ka or twice para ipag-pray mo yung church. Leaders ng church, tsaka ng church. Kailangan kasi may protection ng church eh. Private fasting. Sabi dito, private fasting. After fasting, 40 days and 40 nights, he was hungry. Yan ang private fasting eh. Subukan yung mga kapatid. Mga 3 days yan, 1 week kunyari, 3 days yan. Ganun ang 1, tubig lang. After 4 days yan, tuloy-tuloy normal na yun. Sa pagpapasting, you become, sinasabi ko sa'yo, you become very alert. You become very strong and spiritual. Saka alert ka, spiritually. I invite you. There is also public and corporate fasting. Acts 13:12. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, sit apart for me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called. Then after fasting, praying, they laid their hands on them and set them up. That is corporate or public fasting. When you are prayer and fasting, surely, pag ginawa mo yun every man, you are developing intimacy with God. Kasi you are abstain from the world eh. One of the blessing, you can listen to Him. Wow. He will whisper you. Datayo ng balaibo, no? Totoo yun. He will whisper you very clear. Sasabihin niya ito, itong gawin mo, ito. Very clear ang instruction.
try it. God can whisper to you. He can give you His promise and clear instruction. Prayer and fasting is a noble calling to talk to God. Wow, hindi sa King of Saudi Arabia. God speak to us in spirit. Hindi verbal, hindi ganun. Spirit. Malakas ang spirit mo, malakas din spirit. Mag-uusap kayo in spirit. Ikaw, tahimik ka lang. Tinitiknod mo lang. Kaya pag nag-prayer and fasting ka, mayroon ka blank note. Ito ngayon, engineer ako, promoted, sabi ng Lord, after 5 years, manager na. After 13 years, vice president na ako na mayari ng kampanye. Ito, pero magpapastor ako. Daling o! Sasabihin sa iyo ng Lord yan, lahat yan, totoo yan, by faith. Kasi narinig ko yan, unin mo na yung salamin ko, papano, nandil nga, walang engineer ko, nagreklamo pa, yung tanong pa ako, Lord, walang deal din nakasahod eh. Sa ECD International, Turkey. Punta ka lang doon. Wala na, by faith na ito. Lord, binigyan ako. Sabi ko mga bata, ipenroll na kayo dyan. Sabi ko sa mga bata. God speak to us in the spirit. That is only possible when you have time for God. God wants to spend time with us, but you are too busy doing insignificant things. Hinder you to develop your intimacy with Him. Busy. Mga small things. Totoo lang. Pag in-evaluate mo sarili mo, maraming busy things. Small things ginawa mo na dapat hindi mo ginawa eh. Dapat ginawa mo, mupo ka. Kaya mag-pray, mag-worship, kumanta. Kung wala kayo kanta, marami ako doon kanta. Praise and worship. In prayer and fasting, you should humble yourself and say to the Lord, I want to worship you. Ganda pala yun, Lord. I want to worship you. Kaya nag-prayer and fasting ako. Lord, I want to speak with you. Lord, I need you. Not salary increase. Ganda no? Ganun no? Galing yun ah. Sabi no? Hindi mo inanap yung material na bagay. Ang ganda yun. Humble yourself. And He listen to you. When you humble yourself, God listen to you. Church of the Lord, please note, tandaan po natin, when you fast, God will speak to you and ask the Lord what you want me to do in my life. Panungin mo. The Lord, hanggang transport ministry na lang ako ba dito? Tagasundo? Panungin mo. Hindi anak, exhorter ka na next year. Hanggang exhorter na, after 1 year exhorter, one ka na, associate ka na. Panungin mo sa Lord. Diba? Lord, ano, upo na lang ako ba dito? Ang tagaugas lang ako dito? Why not i-try ko bakit tagaugas? Haral, evangelism, hayo ha? Ganun, tanong mo sa Lord, panagpas ka, ask with Him. Kasi if you don't ask, sayang lang mangyari. But if you ask, itong secret, ask God for He will do for your career, your family, your ministry, your aspiration, your desire and dreams, your future. I believe will show you the right answer. In your closeness and intimacy with God, become stronger. Lalakas. Please note, tandaan po natin ha. I believe God will show the right answer. Bibigyan kayo ng right answer ng Lord. And your faith will develop like a solid rock. Hindi ma-shake. Diba? Kahit asawa, pastor ka lang, kwan ka lang dyan. Pa-Christian ka na, atin, ganun. Wala yan. Pagdating mo dito, kwan ka na naman, ganun, balik ka naman. Solid rock. Kahit anong masabi mo. Diba? Stand like a solid. Please note that through prayer and fasting, the world was conquered in the church of the Lord. Spread like wildfire. Because of prayer and fasting, the history was changed. The gospel preached throughout the world, preached Europe, America, Asia. We are the product of prayer and fasting. We need to pray in prayer and fasting in this church so that we can produce church na mapanalingan din prayer and fasting para sila naman makapag-produce rin. Tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa dito ay para ito sa Lord. Question, can we do the same thing they did to spend time with the Lord? Before? We can. Of course we can. Through prayer and fasting, we believe we can be a part to change the history of Saudi Arabia. That someday, through our prayer and fasting, this country will have a religious freedom so that we can evangelize Saudi people. We'll know the Lord, the personal Lord, Savior. This country will become a born-again Christian. There is no impossible to God. Fast and pray to develop your intimacy with God.
slow down to hear the Lord. Kaya pinapaslow down ka eh. Sabi ng Lord, pray and fasting, slow down ka muna sa buhay mo. Huwag ka muna tatakbo na mabilis. Slow down ka lang. Question, when you have your problems, what you do? Pag may mga problema tayo, how do you face your problem? Do you run? Or you face it? You face it the problem, pero turn ka muna sa Lord. Lord, kukuha ka muna ng lakas sa kakaharap sa problema mo. Kasi pag hindi ka bibigyan ng Lord ng lakas, mabibigo lang tayo. 5 minutes na lang ha. Please, extension. Let's look, Jehoshaphat, one of the Israel king, was surrounded by huge army. The ratio of the army is 1 to 10. Meaning, Israel, at that time, is 1 million only. The Moabites, sabi doon, the Moabites, Ammonites, 10 million. How can Jehoshaphat win? Here's the secret. 2 Chronicles chapter 20, verse 34. Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Prayer and helplessness, according to Halsby, one of the Bible scholar, prayer and helplessness are inseparable. Only the one who is helpless can truly pray. Your helplessness is your best prayer. It calls you from your heart to the heart of God with a greater effect than all your uttered pleas. Intindihan ba? Puro English, no? Tagalogin natin, ah. Pag nakita mo ang sarili mo, sasabihin mo, Lord, hindi ko ito kaya. Yan ang ibig niya sabihin, eh. Ikaw lang ang akin lakas. Hindi ang akin kakayahan. Yan ang sinasabi niya, eh. Lord, kayang tutulong sa akin. Yan ang sinasabi na actually dito, people who are humble will pray. But the proud people don't pray. Ulitin po natin, ah. Pag ikaw, ang puso mo ay magpakumbaba, mag-pray ka. Pero ang puso mo mayabang sa Lord, hindi ka magpipray talaga. Kasi kaya mo sa sarili mo, eh. The older I get, I need to increase my prayer and fasting. Diba? Next year, tatanda na naman tayo. Sabi ng Lord, increase mo ang prayer and fasting mo. Diba? Ang problema, habang tumatanda tayo, in-increase natin yung tulog natin. 1 hour, naging 2 hours na. Bato-bato sa langit, ha? Yun ang sinasabi na lang, the older we get, increase natin yung prayer natin. Tandaan po natin, I discovered that we cannot solve the problems. Marami tayong problem, pero hindi raw natin ma-discovered, ma-solve. Only God can. Question, have you cried sometimes when you pray? Can you raise your hand? Yeah. Hindi yung dahil nagtulo lang luha mo, ha? Minsan nag-pray ka, oh Lord, hindi ito kaya. Kalaban namin, higante ito. Impluensya ng tao. Pray ka, binigay mo Lord. Ibig sabihin, tumangis ka. Crying is effective in pursuing intimacy with God. When you pursue Him, our life transform. Wow! Diba? Pagpalagihan ka, nagpipriyan ng fasting, your life transform. Yan ang pinakamaganda. 2 Chronicles chapter 20, verse 14 to 15. And the Spirit of the Lord came upon Jeziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, son of Jeziel, son of Matthias, a Levite, the son of Asa, in the midst of the assembly. And he said, listen, all Judah, inhabitants of Jerusalem, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, do not be dismayed at this great harder, for the battle is not yours, but God's. May mga problema tayo, hindi natin talaga masolve, hindi kaya rin ni pastor yan. Hayaan mong Lord, lalaban. The story of the verse, because of prayer and fasting, the story of the Israel changed. Dahil sa prayer and fasting, bumalik ulit yung spirito ng Lord. Ilang beses na ba sa iniwanan? Mga 12 times na ata, eh. Pag iniwanan sila, kinukunker sila, wala. Wala doon ang Lord, eh. Kasi puro kasalanan, ganun din sa life natin. Pabalik-balik tayo ng ating kasalanan, wala doon blessing. Pero pag umustrate ka na, tataas ka na. Diba? Hindi ka na matitinag. Tataas ka na. Pero bumalik ka ulit, naku, Brad. Diba? Brad Dumin, dapat pastor ka ng damam. 10 years na dumaan na. Bakit bumalik ka naman ulit dyan? May example lang ito, ha? Gusto ng Lord, nandito na tayo, diretso na. Diba? Diretso na tayo. Kasi lahat ng lip and right na harapan natin ng problema, pag diretso ka,
ng Lord ang magipagdigma sa iyo. Huwag mong gamitan ng lakas mo. Huwag mong gamitan ng efforts mo. Huwag mong gamitan ng talino mo. Diba? Huwag mong gamitan lahat ng position mo. Lord, bahala dyan. Kaya ang Israel nag-change. Intimacy